Hi, my name is Chinkee Tan, also known as Mr. Chink Positive. Welcome to another edition of Q&A with Chinkee Tan. Ang dami pong mga nagpapadala po ng mga questions. So right now, I want to read from Mr. Okay, naks naman na Milan. Okay, Italy. Okay, yan yung ano, code name niya. Nais ko sanang magkaroon ng panibagong pagkakitaan. Nandito po ako sa ibang bansa, okay, sa Middle East, pero hindi po kasi kasya ang naiipon ko sa bangko. Ang tanong ko, ganito. Number one, pwede ba ako magnegosyo ng niyogan? Ano pa kayo magiging beneficyo sa isang taon, lalo na hanggang sa apat na harvest? At pangalawa, question ni Mr. Milan, no? Italy, is pwede ko bang ipagkatiwala sa pamilya ko habang ako ay nandito sa Middle East? Okay, isa-isahin natin, ha? Question number one, regarding sa niyogan. I made some research, okay, and these are the research that we have found. Consider number one, how many hectares and number of nuts, okay? Di ba always remember, the coconut nut is a giant nut, ha? So yung nut na yan, ilan po ang kasya per harvest? Buko, yung mismong buko produces at least 9 times of harvest per year. Let's say, i-claim na natin 4 to 5 of it, no? Eh, maganda yung harvest mo. Once na mag-harvest ka, sa anong papamaraan na magiging source ng income mo? Number one, pwede siyang coconut mismo, or pwedeng coconut juice, pwedeng virgin coconut oil, pwedeng nata de coco, actually, copra. Actually, yung coconut, talagang magandang negosyo yan. Pero kailangan mag-focus ka, saan ka gusto mag-focus? At hindi lang yan ang problema mo. Kailangan mo rin na tanungin, pag nandun na, hinarvest mo na. Oh, meron ka bang transportation or vehicle that will help you in the delivery? Kasi minsan, sa totoo lang, yun din ang problema ng mga farmers. Ang mga farmers kasi, they can harvest but they don't have the means to transport it from the point of production to the market. So, sa totoo lang, ang kumikita yung middle person, yung trader. So, I would suggest, if you want really to be part of the ano, kailangan meron ka rin means of transportation. And there's, I would suggest also read some research, no? Like for example, there are 36 million coconuts that will be sacrificed, no? In terms of their prime years, no? Yung pag-uumpisa nila. And mayroon tinatawag na 40-day growth period. Yung tapos yung 9 harvest per year niyan, it means to say, hindi naman lahat ay talagang mabubuhay, no? So, like for example, with 2 hectares of each produces 2 million nuts, 1 hectare, ika nga, yan ang pwedeng magiging healthy and the other one ay hindi magiging healthy. Ito ay according sa research ng Philippine Coconut what you call this association. So marami pa tayong pwedeng pag-aralan, no? So I would suggest, sir, pag-aralan nyo muna bago kayo pumasok sa tinatawag na coconut business. Now, second question. With regards sa mga kamag-anak mo na gusto mong pagkatiwalaan. Ito naman, hindi ko naman sinasabi, lalo na kung ikaw ay nakikinig at gusto mo makipag-negosyo sa mga kamag-anak, incorporated mo. Why incorporated? Kasi marami sila. Well, ito lang ha. Always put it into writing. Black and white siya para pagdating sa panahon, wala talagang ika nga misinterpretation. Or if not naman, si akala ko ganito, akala ko ganyan. So, put everything into writing. Number two, ay bigyan mo ng sweldo. Ika nga, huwag mong siyang gawin agad na partner. Kasi pag ginawa mo siya ng partner, tapos nagkamali ka na pagpili ng partner, committed ka na. Hindi mo na pwedeng sabihin, ay, kalimutan na natin yon. Pero pag swelduhan siya, ay mas okay. Number three, sa totoo lang, ito lang. This is my principle in running a business. You cannot run your business via remote control. Because if you run your business via remote control, chances are it will never work. Alam mo, di ba yung remote control, may antenna yan eh. But it would work only for a certain distance. Pero pag malayo-malayo na, you lose touch. Hindi mo na makokontrol siya. Hindi ko naman sinasabi, no? Hindi ko man nilalahat. Sa totoo lang, pag pinatakbo mo sa ibang tao ang iyong negosyo, after a few months, iba na ang may-ari. Either, ika nga, feeling nila sila may-ari, or number two, na mismanaged na siya. So, I would suggest na talagang, if you want to start a business, kailangan hands-on pa rin. Ha? So, Mr. Milan of Italy, I hope I was able to answer your questions. At pag ikaw ay naging coconut king na, huwag kang makalimot na magpadala sa akin ng buko pandan. Okay? Sige. Maraming salamat sa inyong pagsulat. For any further questions and concerns, please do write me at my website at chinkeetan.com. In my program, I always say to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always
Chink Positive.